bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ipinagdiriwang ng inang simbahan ang paggunita kay San Luis Gonzaga, isang taong namanata sa Diyos. Ipanalangin natin na tayo rin ay lumalim sa ating paglilingkod at pagmamahal sa Panginoon sa kabila ng mga bagay na ating pinagdadaanan. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga taong nagtatagubili ng kanilang sarili sa ating panalangin, ang intensyon ni na Joy Pastor at ng kanyang apong si Justin, at ang mag-aasawang si Robert at Ella Tixon at ang kanilang pamilya. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, halot higit ang kaarawan ni Father Jing Ben Salida. Ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay.
Sa katauhan ni San Luis Gonzaga ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa, gaya nga ng sinasabi ng kasulatan. Siya'y namumudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kaniyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad siya na may takot sa Diyos na nagmamagandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pari mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, karunungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na may magandang loob. Mabait na lubha, lalo na sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sakin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ang mata ko'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo,
wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipapakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukhang daan upang makita sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. At ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Huli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa Pambansang Dambana. Kayin din sa mga patuloy na kasama natin via live streaming at ang mga lagi nating kapanayam at kasama sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Bakit po kayo gumagawa ng mabuti? Anong dahilan ng inyong pagsimba? Anong dahilan ng inyong paglilimos? Anong dahilan ng inyong pagiging mapagbigay? Anong dahilan ng inyong mga pagdadasal? Anong dahilan ng inyong mga pagsasakripisyo? Ako po'y pwedeng hindi na magbigay ng homiliya, pagkakalinaw ng mabuting balita. At kung aray dadagdagan ko pa, ay baka magkagulo lamang. At iis ang sinasabi ng Diyos, kung sa iyong ginagawa, gusto mo na agad ng kapalit ngayon, ay ano pang inaasahan mo pagkatapos nito? Kung gusto mo sa isa mong kibot, sa isa mong paglilimos, sa iyong pagdadasali, agad ka nang sabihing, naku, napakagaling mo. Kung yun lamang ang iniintay mo, ay di tapos na. Kung sa iyong pagbibigay sa simbahan, ang gusto mo'y mas malaki pa ang pangalan mo kaysa sa pangalan ng simbahan. Hindi ko may mga ganoon. Yung lahat ng upuan may pangalan. Hindi mo na alam kung alin ang pangalan ng simbahan at ang pangalan ng nagbigay. Kung yun ang dahilan ng iyong pagbibigay, ay ano pang iniintay mo? Tapos na. Lahat ng iyong ginawa'y may kapalit na. Kung mamaya sa paglilimos sa simbahan, sa koleksyon, ay talagang ipagkakalantaran mo ang iyong 500 at 1,000 para makita ng iyong katabi ko kalaki ng bigay, hahanga sa iyo. Kung yun ang dahilan ng iyong pagbibigay, eh di tapos na. Ano pang iniintay mo? Yun ang sinasabi ng Panginoon. At madalas natin itong marinig, lalo pag panahon ng Kwaresma, pero parang dumadaan lamang sa atin. Nakakatakot po ito. Ito'y isa sa mga nakakatakot na katotohanan, lalo na sa ating mga laman ng simbahan.
sa aming mga pare, sa inyong mga madre, sa inyong mga laging naririto at sumisimba, kung iniisip natin na ang ginagawa natin ito, tayo'y mas magaling at tayo'y pasalangit mali. Siguradong tayo sama-sama rin sa impyerno. Kung ipinagmamalaki mo ang iyong ginagawang mabuti para purihin ka ng ibang tao, para makilala ka, tapos na. Huwag mong sasabihin iniintay mo ang langit na kaloob ng Diyos. Dahil iisa ang sinasabi ng Panginoon, sa lahat ng kabutihang gusto mong gawin, hindi mo kailangang ipagmakaingay. Hindi kailangang malaman ng iba. Dahil ang Diyos, siyang magbibigay ng gantimpala sa bandang huli. Ako ay madalas tumambay sa aming opisina at merong dalawang matandang nagpagawa ng mascard. Alam ka po yung mascard? Ito yung card na ibinibigay sa mga namayapa. Nakalagay doon ang pangalan ng namatay at ang pangalan ng nagbigay. Abay, pagkatanggap, sabi nung isang matanda, naku naman, pagkakaliit naman ang pangalan namin din eh, paano malalamang aray galing sa amin? Ay, ako hindi nakatiis. Sabi ko, gusto niyo hong palitan natin, yung pangalan ninyo ang palaki natin, katulad nung kasinlaki nung pangalan ng namatay, o yan ay iuuwi na ninyo. Yun eh, mga taga-simbahan, kolektor, kilalang kolektor sa isa sa mga malapit na simbahan dito. Kapag ka ganoon ang dahilan ng paggawa mo ng mabuti, anong iniintay mo pa? O, total kayo naririto, ano, pasensya kayo, kayo ang narito eh. O, mga padamit-damit, ano ito, CWL, yan. Mga naka-CWL, may meron pang mga nakablo doon. Ay kung tayo nagaganyan, para makilala ng ibang ko, kaming CWL ay nagdasal sa pambansang Danbana, tapos na. Patay na tayong lahat. Yun ang nakakatakot sa ating mga nasa simbahan. Sabi ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katesismo dito sa Batangas, bawat pagtawag at pagkilos ay may kaakibat na misyon. Bawat na ginagawa mong mabuti, may kaakibat na misyon. Kung gumagawa ka ng mabuti para ipakilala ang iyong sarili, para ipakilala ang iyong grupo, para ipakilala ang mabait ka, para saan ang iyong ginagawa? Nung ito ay ginagawa ko kagabi, nung ako ay nag-ninilay kagabi, abay, ako ay napatigil din. Sabi ko, baka ang aking pagkapare, uy, sa dami ng tao nagsasabi, Father, ang galing niyong maghumiliya. Father, kami ho'y laging nanonood ng inyong misa. At hindi pagka ako'y naiwan doon, ay tapos na. Nasaan na ang Panginoon? Nasaan na ang Diyos sa ginagawa natin ito? At yun ang ipinupunto ng mabuting balita ngayon. Iisa dapat ang dahilan ng ginagawa nating mabuti. Hindi ang ating sarili ang makilala. Hindi para tayo maging sikat. Hindi para tayo ay maging kaaya-aya sa iba. Hindi. Kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil sa Diyos. Dahil gusto mo na makasama ang Diyos. Yun lamang ang dahilan. Kapag ka may iba ka pang dahilan, itigil mo na ang ginagawa mo. Mali iyan. Kung may iba pang dahilan bukod sa pagmamahal sa Diyos, bukod sa pagmamahal kay Kristo, sa lahat ng ginagawa mo, itigil mo na. Sapagkat mapapahama ka sa iyong ginagawang iyan. Yun mga minamahalang hilingin natin sa banal na misang ito. Yung kapakumbabaan sa lahat ng ating ginagawang kabutihan. Yung hindi tayo ang magningning, kundi si Kristo ang magningning sa lahat ng ating ginagawa. Kaya ibulong niyo po kay Jesus mamaya sa banal na komunyon, pagtanggap natin sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagpakumbabang puso upang sa lahat ng aking ginagawang kabutihan, makilala hindi ako, maging tanyag hindi ang aking sarili, kundi ang nag-iisang dahilan ng lahat ng ito, ang pagmamahal
at ang aking pag-asang ikaw ay makilala ng lahat, tanda ng aking pagsamba, paggalang at pagmamahal sa iyo. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog katulad ni San Luis na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal, upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Hesu Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 puno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Yesus, naming mahal, iligtas mong kami tanan. Ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama manawin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasamin kaharian mo, sundin ang loob.
mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipain tulad sa tukso at iyariya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ko sa makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pampansandambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Strength each day, so lead on as a witness to your love and care. To those in greater need, both near and far away, may we lead them back to you, all those who've gone astray. Jesu, panis vite donum patris, Jesu, pons vite aque. Cibus et potus noster, cibus et potus noster in itinere, in itinere ad omus Dei. Jesu, panis vitae donum patris, Jesu, pons vitae aque. Cibus et potus noster, cibus et potus noster in itinere ad omus Dei. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat.
Padre Pio, taga-Pietrel, China, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, pindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa natin ang pagsasaayos ng extension at ang minor repairs ng ating Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais po at may magagandang loob na gustong makibahagi sa mga paggawaing ito, kayo po'y makipag-ugnayan sa pamisahan o sa opisina ng parokya para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Ang mga osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana. Ito po'y nasa Parking B na pwedeng puntahan ng ating mga pilgrims, lalo na kapag Sabado at Linggo, upang doon kumain. Ito po'y ating itinayo bilang pagsunod sa updated complementary norms ng 1983 canon law at isa sa mga requirements ng CBCP bilang National Shrine. Sa ganitong diway, mahigpit nating ipinatutupad ang panawagang Kleigo, Clean as You Go. Ito'y upang mapanatili ang kalinisan sa loob ng pambansang Dambana. Ipinagbibigay alam din na tayo'y may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Gamit ang ating main arch entrance, ito'y upang makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Ipinaalala din lagi sa atin na ang National Shrine ay isang sagrado at banal na lugar. Sa inyong pagbisita dito, lalo na sa pagdalo ng mga banal na pagdiriwang, pakisunod natin ang mga tama at angkop na kasuotan. Ito'y bilang pagbibigay galang natin sa Santissimo Sacramentong nasa altar. At bilang patuloy na pagpapalago ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio ad Experimentum, sinimula na ngayong buwan ng Hunyo ang pagsasagawa ng mga gawaing pamparokyang sakramental sa kapilya ng San Pedro sa Highway, katulad ng kasal, ng binyag at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga kasal sa simbahang ito ay mga nakaschedule ng kasal ng mga nagdaang taon pa at nagkataon namang napasabay sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Kung kayo po'y may mga katanungan hinggil dito, makipag-ugnayan kayo sa opisina. At sa darating na Biyernes, 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng healing masses at healing liturgy na may pagpapahid ng langis, una ay sa alas 9 ng umaga, pangungunahan ng obispo ng bansang Malaysia at sasamahan ng ating mahal na Arsobispo Gilbert Garcera. Sa hapon naman, sisimulan ito ng alas 4:30 bilang pagsasara ng ating Jubilee Door at susundan ng Misa at Healing Liturgy, pangungunahan ng ating Bikaryo Foranyo, Father Gami Balita. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan sa araw na ito ng pagpapagaling ng Panginoon. Ang ating sunod na Misa, mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan naming inyong pananatilihin ang katahimikan, kalinisan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Uli po kayong magsitayo.
ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais, pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais, pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Nais nating pasalamatan ang ilan sa mga nakasama nating pilgrims ngayon. May grupo tayo ng mga Legion of Marys at ang mga CWL ng Olongga po. Maraming salamat po sa inyong pagbisita. Salamat din sa ating mga tagapaglingkod at sa mga inyong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Salamat sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa at maging si Jesus lamang ang dahilan ng lahat ng kabutihan. Salamat sa Diyos. Ipayang kanyang pagkalingat habang isabuhay pag-ibig at katarungan tanda ng kanyang kaharian.